guys dito sa ating channel sa Say My Name TV. Ako nga pala si Say My Name TV, a YouTube educator. Dito sa video na ito, pag-uusapan natin ano yung mga bagay na kailangan mo malaman dito sa YouTube. Wherein, pag ikaw ay nag-uumpisa pa lamang dito sa ating platform, alam ko na marami kayong mga bagay na hindi pa alam at napakaraming mga informasyon na sadyang nakakalito nga bilang beginner dito sa ating platform na YouTube. So, sasabihin ko sa inyo kung ano ang mga importanteng mga bagay na kailangan mo malaman dito sa YouTube kung ikaw ay baguhan pa lamang or yung kailangan mong mga i-consider at kailangan mong mga pag-aralan. Panoorin mo ng buong video na ito dahil marami kang matututunan at kakailanganin mo ito sa iyong YouTube career. Pero bago natin umpisahan ang ating video, baba muna natin ang ating intro. Ayun na nga, at without further ado, simulan na natin ang ating video. Yung unang-unang kailangan mo na i-consider dito na kailangan mong matutunan when you enter YouTube is yung tinatawag nating mga contents or niche. Lagi nyo namang maririnig at lagi nyo namang napapanood sa mga iba't ibang mga content creators na lagi nilang iniisip at lagi nilang sinasabi or lagi nilang pinapahayag sa kanilang mga subscribers at mga manonood na kailangan nila ng mga contents or niche. Bilang tayo ay mga YouTuber at kung ikaw ay baguhan pa lamang, kailangan at importante na malaman mo kung ano nga ba ang contents or niche. Ang contents or niche, ito ang certain subject ng iyong mga topic ng iyong mga video. For example, ikaw ay isang prank channel. Ang iyong niche, ibig sabihin nun ay isang prank. Na wherein, pagpasok ng mga tao sa iyong channel at pag pinanood nila ang mga video mo, yun ay makikita nila is puro prank at dun ka lang umiikot sa bagay na yon or dun sa iyong certain subject na yon na yung prank. Yun ay mga tinatawag na mga contents. Ngayon, ang tanong, bilang baguhan ka pa lamang, kailangan mo ba magkaroon agad na certain niche? It will gonna depend kung ano ang gusto mo. Pwede kang magkaroon agad ng isang fixed na niche mo or yung talagang niche na specific lamang or pwede kang mag-trial and error kung hindi mo pa alam at hindi mo pa makita kung ano nga ba ang niche or content na nababagay sa'yo. So, kailangan mo mapag-aralan at kailangan mo malaman kung ano ang ibig sabihin ng contents or niche dahil napaka-importante nito kung ikaw ay nag-uumpisa pa lamang sa iyong YouTube career. Yung pangalawa naman natin dyan ay ang target audience or yung targeted audiences. Total, sinabi na rin natin yung contents at niche ay kailangan nating matutunan. Ka-partner nito is yung tinatawag nating targeted audiences. Bakit? Ang targeted audiences, ito naman yung mga tao, mga specific na tao, grupo ng tao or community ng mga tao dito sa YouTube or sa social media or sa kahit ano na yung interest nila ay pare-pareho. For example, ikaw ay merong niche. Yung niche mo ay talagang kailangan mo matutunan at mahanap kung ano yung mga targeted audiences mo. Kung halimbawa, ikaw ay ang niche mo or ang iyong subject ng iyong mga video sa iyong channel ay about sa mga bata, ang targeted audiences mo ibig sabihin ay mga bata. So, ang ibig sabihin ng targeted audiences, ito yung mga tao na posibleng interesado at talagang certain or specific yung hinahanap nila at yun yung mga contents na gagawin mo. Yan ang ibig sabihin ng targeted audiences. Ito ay napaka-importante. Bakit? Kasi once na nahanap mo ang mga targeted audiences mo sa mga iba't ibang social media platform tulad ng Facebook, Reddit, Twitter, Instagram at marami pang iba, malaki ang chance mo na ma-appreciate nila ang mga videos mo at magkaroon ka ng maraming views. Napaka-importante na mahanap mo ang iyong mga targeted audiences dahil ito ang mag-generate sa iyo ng views. At unang-una sa lahat, ito ay pwedeng maging malaking part ng iyong YouTube trending o kaya yung video mo is makilala or makita dahil itong mga taong to ay talagang interesado sa yung mga contents or sa certain content mo at yun yung mga targeted audiences mo. So, kung ikaw ay bago pa lamang dito, kailangan mong gumawa ng strategy at mahanap kung ano nga ba talaga yung mga contents na gusto mo at yung targeted audiences na talagang pwede mong mapagbigyan or mapag-alayan ng iyong mga videos na pwede nilang mapa-appreciate at mapanood. At yung susunod naman natin is yung tinatawag nating algorithm. Oo, tama, algorithm. Siguro narinig mo na to tuwing nanonood ka or yung pagalimbawang bago ka pa lang dito sa YouTube, may mga content creators na sinasabi nila is yung algorithm. Well, nung ako bago pa lang kasi dito sa YouTube, hindi ko pa naman talaga alam at hindi ko maintindihan kung ano yung algorithm. Pero, nung sinabi nila yung other term for the algorithm, ito ay pwede mo ring tawagin na tinatawag nilang AI, Artificial Intelligence, or Computer Language. Ngayon, ang ibig sabihin ng Computer Language, ito ay isang pre-programmed language or yung mga commands and mga
mga bagay na pwedeng idinidictate ng YouTube. Ito ay hindi pinapalakad ng mga tao or sariling pag-iisip ito ng computer on YouTube. Unang-una sa lahat, kailangan nyo malaman na si YouTube ay hindi isang tao. Ito ay isang algorithm at isang itong computer language or AI. Ito ay sinusuportahan lamang ng mga manpower ng mga tao. Pero ang pagpapalakad ng YouTube mismo is ito ay pinapalakad ng tinatawag nating algorithm. Ngayon, once na nag-upload ka ng video mo dito sa YouTube, hindi naman tao ang mamimili ng mga video na pwede nilang ibigay sa mga iba't ibang mga manonood ng YouTube or yung mga subscribers or yung mga potential mong mga audiences. Ang magde-decide nito is yung tinatawag nating algorithm. Unang-una, kailangan nyo dapat malaman kung ano ang mga kailangan nyong gawin para yung algorithm is mapunta sa inyong favor. Huwag kayong mag-upload lang ng basta-basta. Kailangan ninyong sundin at i-satisfy, i-fulfill ang algorithm ng YouTube. Intindihin nyo yung mga kailangan. Nandyan na ang mga tinatawag at party na dyan yung mga titles ninyo, description, tags at iba pa at marami pang mga bagay na kailangan nyong i-consider para ang inyong mga videos ay mas makita at mas ma-discover ng mga tao. Tandaan ninyo na libo-libo ang mga ina-upload sa araw-araw dito sa YouTube. Kaya yung exposure ninyo ay magiging mababa kung hindi ninyo susundin ang algorithm dito sa YouTube. Kung gusto nyo mas maintindihan pa kung ano ang algorithm, well, check nyo ang aking channel, makikita nyo meron tayong mga specific video dyan na tumatalakay ng mas malalim pa dito sa tinatawag nating YouTube algorithm. At yung susunod naman natin ay, of course, ito naman yung monetization. Well, yung mga baguhan dyan at nagsimula na, alam naman natin na meron tayong tinatawag na monetization dito. Ang monetization, ito yung requirements ni YouTube para magkaroon ka ng ads sa iyong YouTube channel or sa iyong mga videos. Well, napaka-importante mong malaman ang monetization. Bakit? Ang monetization, kailangan mo na ma-activate yan sa iyong mga sa iyong YouTube account or sa iyong YouTube channel. Because tandaan nyo guys, merong mga tao na hindi nila alam about dito sa monetization wherein marami na silang mga nag-trending ng mga videos at hindi naman pala nila alam na pwede kailangan pala nilang i-monetize sa kanilang mga channel. Well, tandaan ninyo guys na ang monetization ay kailangan mo ng 1,000 subscribers at kailangan mo rin ng 4,000 watch hours. Ang 1,000 subscribers na ito ay pwede mong magain ay kailangan mo magain within 1 year. So, meron kang 1 year dyan para makakuha ka ng 1,000 subscribers at 4,000 watch hours. Ngayon, ang 1,000 subscribers mo, pwede kang mag-organic dyan or pwede kang mag-sub to sub. It depends on you. Pero hindi ko sinasuggest talaga ang sub to sub dahil mas maganda pa rin ang organic growth. Pero tandaan ninyo, if you are willing to grow organically, you need to wait. Hindi natin malalaman or hindi mo pwedeng masabi kung gano'ng katagal ito. It will gonna depend on the performance of your videos. Ganun din ang iyong 4,000 watch hours na tinatawag. Medyo may katagalan ito kung halimbawang aasa ka sa mga uploaded video mo. Kaya I highly suggest sa inyo guys na try to visit yung tinatawag nating mga live streaming. Mag-live streaming ka wherein may mga potential ka na makakuha ka ng audiences sa iyong live stream wherein pwedeng magbigay sa iyo ng napakalaking watch hours in every time na magla-live stream ka. Try to search it lang sa YouTube ng mga live stream dyan, lalo na sa Philippine community kung isa kang Filipino. Try to search for Philippine YouTubers na kapwa mo na talagang ang layunin is magpa-monetize. Along with that, sa live streaming nila is nandun na rin yung pag-fulfill nung tinatawag nating 1,000 subscribers wherein yung tinatawag nating sub-to-sub. There's nothing wrong if you want to do sub-to-sub, pero I don't suggest it kasi at pag halimbawang dito ka lang aasa or magde-depend sa sub-to-sub, you're going to have a hard time later on. Pero kung halimbawang gusto mo namang mag-ano ng organic, you need to work hard. So pagsabayan mo yung upload mo at pagsabayin mo rin yung live streaming mo and you are going to get your monetization for sure. At yung kahuli-hulihan naman natin, of course, yung tinatawag nating revenue. Tandaan nyo, pag halimbawang narinig nyo ang revenue, ito yung tinatawag nating YouTube sahod. Ito, ang revenue natin dito sa YouTube, gusto ko lang ipaliwanag sa inyo that YouTube is not the one who's paying for us content creators. Ang mga nagbibigay sa atin or ang nagbibigay sa atin at nagpapasahod sa atin dito is ang Google AdSense natin or ang Google Ads. Of course, ang Google Ads, ang Google ay ang nagmamay-ari ng YouTube. Tandaan ninyo guys, once you are monetized, magkakaroon ka na ng revenue. Tandaan ninyo, ang revenue ay napaka-importante dahil ang revenue, dito ka nakikita ng pera. Once you get monetized, try to create a video or try to create or try to serious
mo, yung paggawa mo ng mga videos mo, kasi ito na yung magdidikta kung gaano kalaki ang iyong sasahurin dito sa YouTube. I just want to tell you guys that if you're going to focus too much on earning money here on YouTube, you're going to fail eventually. Tandaan ninyo, the more you enjoy, pag halimbawang ine-enjoy mo lang ang iyong pag-YouTube, hindi ka nagpapa-pressure masyado kung magkano'ng kikitain mo, kung kailangan mo ba talagang kumita every month, kailangan mo makuha ang threshold mo na $100, well, mape-pressure ka at hindi ka makakagawa lalo ng content mo. Try to enjoy yung YouTube run mo once you get monetized, and be serious at talagang pag-igihan mo. Try to elevate the quality, and of course, be consistent on your uploads. Tandaan ninyo, sa YouTube talagang may pera dito, pwede kang kumita, but it will gonna depend on how you are going to strategize your channel. Always remember guys that there's nothing impossible here on YouTube. As a content creator, we see already na marami ng mga tao at mga YouTuber dyan na mga simpleng tao lang dati, pero nabago ang kanilang mga buhay. Tandaan ninyo, aim high, dream big, and always remember guys, the law of attraction. You can able to attract the positivity of the universe guys, if you're going to believe that you can able to succeed. Huwag kang mangangarap ng maliit lang, lakihan mo na dahil libre lang yan. Do your best, keep growing your channel, and of course, I hope that we are going to enjoy more doing YouTube. At saka, tandaan natin, what we are doing here on YouTube is memories talaga. Aside from the money that we can able to gain and pain, tandaan natin, ito ay mga memories. Mga bagay na pwede natin ipagmalaki sa mahabang-mahabang panahon. So, I hope that you are going to enjoy. I hope that you enjoy this video. Ito ay simple sharing lamang para sa akin, para sa mga small YouTuber na kagaya ko. And I hope that nakatulong ako sa inyo, guys. So, maraming salamat sa inyo. Hashtag SMN Nation. Salute! Congratulations, it's a celebration. I just wanna tell you that I think that you're amazing. Hey, congratulations to your corporation. Hindi natin pwedeng makalimutan ang ating mga shoutouts, pero bago ang lahat, bago ko umpisahan ang ating shoutouts, don't forget to comment down below kung gusto nyo mapunta sa shoutout natin every upload natin about YouTube at saka sa mga tips and tricks natin dito. And guys, of course, kung hindi ka pa nakasubscribe, paki-like and share. Of course, subscribe na rin kayo, hit the notification bell, dahil malaking bagay yan para sa akin, dahil nai-inspire akong gumawa pa ng maraming videos na pwedeng makatulong sa inyo. At sana ma-appreciate ninyo ang aking mga ginagawang videos para sa mga small content creators na kagaya natin. At ito ang mga shoutouts natin at itong mga sumusunod. Rika RBF, hashtag SMNation baby po natin yan. And then Team Mavi TV, shoutout sa'yo. And Dynamite Effect, of course. And then Mark Makapagal, Jillian Patterson, Ali Mokoy, Joseph Ryan Dimalanta, Maria Aguanta Vlog, Diane Quinto, of course, my lovely wife, Red Light Sounds by DJ Lee, and then Lucy Vilbriones, Doris Yabot, shoutout sa'yo, Bogobo Tagabawa, and then Shin Heli Kikay, Jack S. Kamak, The Explorer, shoutout sa'yo bro, Social Beauty Makeup and Application. Maraming salamat guys, and of course, don't forget to comment down below, and always believe that we are going to achieve our dreams. There's nothing impossible here. The only biggest obstacle that you can able to face in this world is yourself. If you can able to overcome yourself, there's nothing impossible, and we can able to achieve success in this life. Maraming salamat po, at sa mga susunod nating mga videos, don't forget, abangan ninyo, so hit the notification bell. Maraming salamat po. Just say my name, yeah, say my name, yeah. Everybody say my name, yeah, say my name, say my name, yeah. Everybody say my name.